kailan mo nasabi na parang nawala sa tono ang buhay mo, yung sunod-sunod yung mga pagsubok na dumating sa buhay mo? Hindi kasi ako, hindi ko talaga tinitingnan yan as wala sa tono yung buhay ko. Dahil syempre, I'm always very thankful sa, dahil buhay ka eh. Diba? Siguro meron lang, yung time na nagsastart ako. Kasi siguro matagal din na panahon yung kailangan ko maging puhunan para at least matandaan ng tao yung pangalan mo. I think, siguro more or less mga 9-10 years. And siguro dun sa 10 taon na yun, na-realize ko kung gaano ko kamahal yung trabaho na ito and yung pangarap ko na ito. Dahil siguro kung hindi masyado yung aking love sa work na to eh, masyado matagal ang 10 taon para intayin. Before ka ba nag-start na mag-rap or nagsulat ka na ba agad? Nag-rap muna ako ng mga songs ni Sir Kicks. Andito ako, Glock. Ako nang wala naman. Ganda-ganda ka kay Melay. nagsulat po ako muna ng mga... nag-rap ako ng mga songs ni Sir Kicks. And then, sabi ko, subukan ko kayo magsulat. Ano bang nauna? Nag-kitchen helper ka muna sa isang fast food chain? Ang kwento niyan, nag-enroll ako muna ng college. And then, tuwa ako, Maynila na to. Ito na ang simula ng mga pangarap ko. And then, na-realize ko. Saan pala yung profession? Taga-Rizal ako eh. Sa Rizal ako eh. So, talagang gumet up ako ng first day of class. Talagang hip-hop to the fullest. No? So, pagpasok ko sa classroom, uy, hip-hop po. Oh. Ito ba yung pants na nasa baba ng puwet? Yan. Oo, yung medyo malaki-laki. Sa baba na ng puwet. And then, na-realize ko na, hindi ba naman. Yata ako aandar dito. And then, na-realize ko na hindi ko rin kaya at that time ma-adapt yung buhay Maynila. After one semester, nag-stop ako ng school. And then nag-apply ako sa isang fast food chain sa Katipunan. Nag-apply ako doon and then nagtrabaho ako. Tapos doon ako nag-try mag-rap. No? Naging artist ako na isang record label 1997 to 1999. And then nag-stop ako for one year, nagtrabaho ulit ako. And then habang nagwo-work ako, sinesave ko yung ibang pera pang bili ng mga tapes, blank tapes, para mag-record ka ng mga demos. And then sinashop ko yun sa mga record labels. Si Enrico Santos, si Sir Enrico Santos ang isa sa mga unang tao nagbigay ng break sa akin. Wow! Grabe. Wow. What was the first record label na... kung napasukan mo nakapag-recording ka? Na solo? Oo. Star Music. Star Music. Star Records pa dati. Star Records pa dati. Sila yung nagbigay ng break sa akin. Pero bago nangyari yun, sumali muna ako sa Himig Handog Love Song. Ay! Oo. Anong year ito? 2001. Really? Ito ba yung pinaka-first na Himig Handog? I think yun yung unang Himig Handog Love Song. Love songs. Ano yung kinanta mo doon? Okay. Ito iba yung pasensya na aking de, maha. De, but ganyan wag yun. Sorry. Parang T-Rex yung... Yung Bakit with Cookie Chua. Pwede bang bigyan mo kami ng... Ano? Bakit hinahanap ka? Bakit tinatawag ang iyong pangalan? Pero sabi nila, 3 buwan ka doon hinanap ng Star Music. Yan. Nagtago ka ba? Hindi, dahil nga dahil nagbibigay po ako ng demos, wala naman akong callback na nakuha, pero hindi ko alam na yung demo ko ay nakuha na dampot ni Enrico Santos sa scrap box ng mga tape. And then aking napakinggan niya. Pero hindi niya alam kung saan ako hanapin. Ang nakasulat lang doon, Aristotle Polisco, binango ng Rizal. Siguro nabura na yung number. Kailan nagsimula nagkaroon ng tono ang buhay mo? Yung bang unti-unting natutupad yung mga pangarap mo? Napanood ako ng mga magulang ko sa TV. Nag-perform ako sa Katha Awards at that time. Doon ko nakita na nagliwanag talaga yung mukha ng mga magulang ko. And siguro na prove ko sa kanila na meron din namang pinuntahan yung pinaggagawa ko. Paano mo sila nakita na lumiwanag yung mukha nila? Nandun ba sila? Hindi, tinanong ako ng tatay ko. Ang sabi ng tatay ko, anak, kaya mo palang gawin yan? Di ba mahirap? Parang gano'n. Yun, sabi, kaya ko po, tatay.